At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Ang ating ebanghelyo ay ito yung matapos tawagin ni Lord ang kanyang mga alagad isa-isa, yung 12. Tinawag niya siya muli para sila muli para sila ay bigyan ng kapangyarihan at otoridad para magpalayas ng masamang espiritu, magpagaling at magturo ng paghahari ng Diyos, kaharian ng Diyos, ang mabuting balita. So, dito makita natin na nung tinawag sila ay hindi dahil kailangan niya sila, kundi dahil mahal niya sila. Ganon din tayo. Tinatawag tayo ng Diyos o tinawag tayo ng Diyos, hindi dahil kailangan niya tayo, kundi dahil mahal niya tayo. Pag mahal mo ang iyong mga anak, ay tontuwa ka na sila ay isinasama mo sa iyong mga ginagawa. Okay. So, ganun din ang ating Panginoon. Pagtawag niya sa atin ay dahil mahal niya tayo. At gusto niyang maranasan natin yung biyaya pag ikaw ay naglilingkod. So, ganun ang ginawa niya sa kanyang mga alagad. Kasi yung panahon na yun, no, pagtawag niya, hindi pa yung talagang aktual na mag-mission sila, kundi preparasyon pa lang para sa mission nila. Ang totoong mission ay nung umakyat na si Jesus sa langit at bumaba yung Holy Spirit, ito yung tinatawag na Pentecost. Doon pala nagsimula yung kanilang misyon dahil nasa kanila, sumakan nila ang banal na Espiritu Santo. So, the real mission began on the Pentecost day. Dito ay pinakita ni Lord nung bago sila sinugo, bago sila naging novice, tawag doon eh, yung under probation, ang novice, under probation ka before taking your vows. Ganyan. Nabis ka pa eh, bago ka pa lang. So, bagong-bagong pasok sa grupo, kongregasyon, ang 12. Kaya, inahanda niya sila. Pero bago yon ay pinakita niya sa kanyang mga lagad yung kanyang misyon, yung kanyang ginagawa. Ito yung kanyang, meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority over demons o yung mga evil spirit. Pwede niyang pinapalayas na sila. At sila ay sumusunod. Pinakita niya muna kung ano yung pwede nilang magawa. Ganon din sa atin. Pinakita niya na siya ay nagpagaling. Pinakita niya siya ay nagtuturo ng kanyang paghahari dito sa lupa. So, maliwanag dito na yung pinakita niya ay isang pagiging modelo kung paano masundan ng kanyang mga alagad. At ganun din tayo. At pinakita niya yung kanilang misyon ay hindi para sa kanila kundi para sa ibang tao. The calling was about other people. So ganun din tayo, diba? Ginagawa natin, we're serving in the community. Iniisip natin lagi yung mga bago, iniisip natin yung mga member. Kasi yung mission natin is naka-focus sa ibang tao, sa iba. Malimit ito yung gagawin natin sa ating paglilingkod dapat. So when we say yes to God, pag tayo ay itinalaga sa anumang responsibilidad sa atin sa paglilingkod sa kanya, we are allowing him to transform us. Alam niyo, pag mula nung ako ay tawag dito nag yes kay Lord na, sige Lord, kung ano yung gusto mo ipagawa, nababago unti-unti yung aking pananaw sa buhay.
there's real transformation. There's you will experience, you will become free to do the mission of for the Lord, ganyan. Because yung pag ikaw ay nag-guest kay Lord, binibigyan mo yung sarili mo ng freedom na sumunod sa kanya. Ibig sabihin, pinapayagan mo siya na gamitin kanya, and transformation happens na sa ating buhay kung pinapayagan nating maglingkod at paggamit kay Lord. So we are called for a mission gaya ng kanyang mga alagad. Pangalawa, pag tayo tinawag na magmisyon, eh we need to step out in our faith. Ibig sabihin, yung pagaganahin natin yung pananampalataya natin. Dito nga sa Ebanghelyo, sabi niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, kahit supot, kahit tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Every time na ako ay nagbibiyahe, kunwari, sample na lang yung huling punta ko sa Nagano, sa Ina. Ang dala ko lang ay backpack. Yan. Kung hindi lang ako makatutulog doon, siguro wala akong dala. Kung maghapon lang, wala akong dala. Kasi ako yung taong tamad ba? Tamad na magdala. Gusto ko lagi yung backpacker lang, yung magaan lang. Kahit pag umuwi ako sa amin, sa Amerika, ayoko yung maraming dala hanggat maaari. Gusto ko lang yung maliit lang. Kasi mas madaling magbiyahe kung wala kang dala pala na marami. Ganyan. Yun na laging niisip ko. Ganun din sa ating paglilingkod. Kulang-kulang na lang na sabihin ni Lord, huwag ka na magdala ng kahit ano. Sinabi nga niya, huwag kang magdala kahit ano sa mga lagad. Magtiwala ka dun sa mga tatanggap, sa mga taong tatanggap sa inyo. Sabi niya, huwag kang magbaon ng ano, anuman. Kahit bihisan, kahit pera. So, dito pagaganahin natin, pagaganahin mo yung pananampalataya mo. Kasi pag yung nagbibiyahe ka, komportable ka na sa mga dala mo, merong tendency na napo-focus ka doon sa kaya mo, sa sarili mo. Gusto ni Lord ay napo-focus ka sa kanya. Ayan. So, sa ating paglilingkod, marami tayong mga kuminsan, mga abubot. Marami tayong iniisip. Tatanggapin kaya ako ng mga tao o ganyan. Iniisip mo yung masasabi ng iba. Kung minsan, tayo ay mas naapektuhan sa ating paglilingkod kung iniisip natin yung ano yung masasabi ng ibang tao sa atin. Kung tutusin naman sa ating community, isa sa mga requirements talaga ng pamayanan, lalo sa mga speakers natin, ay lagi sinasabi ni Brother Bimbong maging maayos kayong tignan. Hindi naman yung garbong-garbo, pero yung malinis tignan para irespeto kayo ng mga makikinig. Ganyan. Kasi you are representing God. Sa atin din, ng mga naglilingkod, huwag nating masyadong tignan yung ating sarili na mas ipakita mo sa ibang tao na mas ano yun, mas importante sa iyo yung itsura mo. Kundi ang mahalaga ay yung inner self natin, yung handa kang ipagamit kay Lord, magpagamit kay Lord para maging biyaya ka ng kanyang grasya, maging biyaya ka ng kanyang salita. So when we are free, sabi nga, then the power madaling ibigay ni Lord sa atin. When we say yes, Lord, sa kanya, sa ating misyon, madali niyang maibigay sa atin yung kapangyarihan.
Pero kung may mga iniisip ka na, ay, gusto ko yung ganito muna, magpaganda, magpagwapo, o magbumili akong damit na maganda, ganyan. Minsan, yun yung magiging hadlang mo para hindi mo makita yung kapangyarihan na ibibigay sa'yo ng Diyos. Mas maganda yung simple lang. Mas maganda yung bigay mo muna yung sarili mo kay Lord na, Lord, itong gagawin ko ngayong Linggo o yung pagmimisyon ay nakalaan para sa'yo lang. Walang, hindi ako maapektuhan sa ng iba. Ayan. So, nakita rin ng mga alagad. Sabi ko nga, kung ano yung ginawa ni Jesus sa kanyang misyon. Kaya, sabi niya ay, you need to follow what I have done. Parang ito yung magiging modelo nyo sa inyong pagsunod sa akin. So, sa kanya, kung makita natin, wala siyang hanap buhay, wala siyang mga gamit na nung siya ay nag-mission na magaganda, kundi yung ultimate relying, rely siya sa kanyang ama. So, makita naman natin na nagawa niya yung kanyang mission as simple as he was. Yeah. So, at rin-remind din niya sa mga alagad niya na may mga pagkakataon na you will be rejected. Ayaw nilang makinig sa sinasabi mo, ganyan. It's not your problem. Hindi problema nung mensahe na ibibigay mo at hindi mo rin problema. Kasi ang may problema yung nakikinig, sabi niya. Kung ganun ang mangyari at nire-reject ka nila, sabi niya, ay pagpag nyo yung kanyang mga paa, yung dust sa inyong paa. Ibig sabihin ng dust, yun yung mga hurts na nararanasan nyo. Pag naglilingkod kasi tayo, may mga time na we are rejected by somebody or anybody. Hindi pinapakinggan yung mensahe mo, mensahe ng Diyos na gusto mo iparating. But you need to, sa English yun, ipagpag, let it go. Let it go at tumalis ka, sabi niya, at pumunta sa ibang lugar na tatanggap sa inyo. So, the mission that God is giving us is yung, kung hanggat maaari, huwag ka nang magpadala sa mga reaksyon ng tao, kundi ang importante yung reaksyon ni Lord. Yun. Nagagawa mo ba yung mensahe niya? Tayo sa ating paglilingkod, napaka-importante ito. Kaya kuminsan, ang mga ibang leader, lalo ng mga leader, ay hindi makausad dahil mas iniisip natin kung ano yung masasabi ng ibang tao. Which is not important. What's important is na i-deliver mo yung gusto ni Lord. Yan. Ano pa nakita natin sa Ebanghelyo? Nakita rin natin na when we do our mission, do it for love. Do it for love. Sabi ni Saint Catherine of Siena, sabi niya, all the way to heaven is heaven. All the way to heaven is heaven. Because Jesus said, I am the way. Iniisip kasi natin, minsan, maglilingkod ako ngayon para pag ako'y namatay, matatanggap ko yung gantimpala ko sa heaven. Yan. Narinig ko tayo sa isang bishop. Sabi niya, you don't need to think about those merits pag ikaw ay namatay, na kailangan ibigay ni Lord yung pinaghirapan ko, ganyan, sa aking pag-serve. Dahil naging mabuti kong tao, naging religyoso ako, ganyan. It's not merit by merit, hindi yung ginawa mo, sabi niya. But, ikinonekta niya dito sa quote ni Saint Catherine of Siena, na all the way to heaven is heaven. Ibig niyang sabihin ay ang heaven ay hindi parang Disneyland na ang gagandang tignan, ibang mundo, ganyan.
Hindi ganun ang heaven. Ang heaven is not about getting a reward after death. But heaven is when you are living in fulfilling the mission for God. Ibig sabihin, habang tayo ay nandito sa lupa at ginagawa mo yung mission mo, then you are in heaven. All the way to heaven. Nasa daan ka pa lang ng heaven. Ibig sabihin ng all the way to heaven, yung daan sa heaven is gumagawa ka ng tama. Ginagawa mo yung pagmamahal. Sinashare mo yung goodness of God. Sinashare mo yung experience mo about God. And kahit na ganun, nakakaranas ka pa rin ng challenges sa paglilingkod mo, ay you're on the way to heaven, pero you're in heaven already. Yan ang ibig sabihin ni Saint Catherine of Siena. All the way to heaven is heaven. Daan pa lang, papunta sa heaven, heaven na. So, ibig sabihin, nandito pa lang tayo sa lupa, basta ginagawa mo yung mabuti, ginagawa mo yung gusto ni Lord, then heaven na. Because Jesus said the way, I am the way. Magandang example dito si Mother Teresa. Mother Teresa ay, nung nabubuhay siya, ay wala siyang tigil na tumulong sa ibang, sa mga nahihirapan, sa mga bata na sa lansangan, pinapaliguan niya, inalagaan niya, yung mga nanganganak, pinapaanak niya, dinadala niya sa kanilang kongregasyon, ganyan, sa kanyang shelter house. So, hirap na hirap si Mother Teresa sa tingin natin, pero yung mga sacrifices niya, yung mga sufferings niya na sharing the love of God, she's already experiencing heaven. She's already in heaven. So, tayo, if you are doing our share, na we are, your mission natin to let know the love of God sa iba, then we are in heaven. We are experiencing heaven. So, ito yung, kasi sabi minsan eh, yung faith, hope, and love. And the greatest is love. Pag tayo namatay, yung faith, wala na. Tapos na. Hindi mo na kailangan ng faith. At pag ikaw ay namatay, hindi mo na kailangan ng hope. Kasi meron ng hope. Pag namatay ka, pupunta ka sa langit, ang nandun lang ay love. So, kung ngayon pa lang ginagawa mo yung love, yung pagmamahal, pagkakalinga sa iba, you're sharing the love of God, then dito pa lang na-experience mo na yung love sa heaven. Kaya nga, sabi ni Saint Catherine na all the way to heaven is heaven. So, ito yung mensahe ni Lord sa ating ebanghelyo na we are called for a mission. And our mission is to share the love of God. Tanda natin yan. Isa lang naman ang mission natin eh. Ibahagi natin yung pagmamahal ng Diyos. Bahagi natin sa mga unang-una sa ating mga pamilya, sa ating pinagtatrabahuhan. Kung wala kang ibang ginagawa kundi ibahagi yung gaano kabuti ang Diyos, gaano yung pagmamahal niya, then you have that fulfillment in life. You are experiencing heaven's life na tinatawag. Hindi yung buhay sa impyerno, kundi buhay sa langit. Malala ko yung kwento ni Saint Francis. Alam nyo, may kwento eh na nabasa ko. Saint Francis, nung nabubuhay siya, ay nagpunta sa isang Muslim sultan sa Egypt. Yung sultan na ito ay siya yung pinaka holy ng mga Muslim leader sa Egypt, Syria at Palestine. Ito yung nangyari noong year 10,000, 10th century, 11th century saka 12th century. Yung time na yon may tinatawag na Holy War. Holy War. Nung time nung November, nung 10th
1095, mayroong isang pope. Ang pangalan niya ay si Pope Urban II. Yan, Pope Urban II. In-encourage niya yung mga Christians sa Europe na mag-alsa, na mag-wade ng war against Muslim. Alam mo, nag-aaway ang, yung time na kasi noon, may nag-aaway ang Muslim kasi, nag-grab ng, kuan, padami sila ng padali. Sorry. padami sila ng padami dahil nag-grab sila ng lupa. Yung lupa ng mga Kristiyano. Kaya itong si Pope, sabi niya para tumigil itong mga Muslim na magkuha ng mga lupa, mga Kristiyano, para maging Muslim, yung mga Kristiyano rin, ay sabi niya, kailangan magkaroon tayo ng mag-alsa. At nabuo yung tinatawag na crusader. Huwag kong narinig na yun yung term na crusaders sa Europe. Ang mga crusaders ay nakipaglaban sa mga Muslim. Kasi ang Jerusalem noon, ganyan, yung mga Holy Land natin, ay nakuha ng Muslim. So for 200 years, may laban ang Christian sa Muslim. And sabi ni Pope Urban II, ang war na ito ay suportado ni God. So meron siyang quote na God wills it. God wills it. So sabig sabihin, God supported this war because yun nga, nauubos na yung mga Kristiyano at pati lupa ng mga Kristiyano ay kinukuha na. So umabot sa ilang million? 2 to 6 million people na namatay dahil na mga crusaders lang dahil dito. Hindi pa nasama doon yung mga namatay ng mga Muslim. Kaya nung time na yon, I think nung pang-apat na pugso ng gyera, itong si St. Francis ay gusto niya ng kapayapaan. So ang ginawa niya ay lumampas siya doon sa war zone. Pumasok doon sa loob sa headquarter ng mga Muslim. At pinipigilan siya ng mga kasama niya mga Kristiyano. Mamamatay ka dyan at huhulihin ka, ganyan. Pero si St. Francis, buo yung kanyang misyon. Makita natin dito yung misyon na binigay ni Lord sa kanya ay wala na siyang pakialam sa sarili niya. Sabi niya, hindi, pupuntahan ko yung sultan para sabihin ko sa kanya magkaroon ng ceasefire o magkaroon ng katahimikan. Nag-cross siya doon sa border, hinuli siya ng mga Muslim at dinala doon sa sultan. Kasi noon, pag nakakita ang mga Muslim ng isang Kristiyano ay pinupugot at binibigay sa sultan. Itong si St. Francis hindi natakot. Sabi nga dito ay suicide mission na siya doon. Suicide mission. Pero wala siyang pakialam. At nung kaharap na niyang sultan, kasi yung sultan din naman ay religyosong Muslim din. Gusto rin niya, ayaw rin niya ng away hanggat maaari. Ay naniwala kay Francis, St. Francis. Kasi St. Francis, pinakilala niya si Jesus, pinakilala niya yung history about, yun nga, sa Christianity. Nagkaroon sila ngayon ng magandang relasyon ng sultan. Hanggang after a week, pinalaya siya ng sultan. Walang hindi sa sinaktan. Left untouched, sabi nga, and unharmed. And binibigyan pa nga siya ng kwan, yung mga, siguro, mga gold na, tawag dito, pabaon. Pero ayaw ni kwan, St. Francis. At doon siya humanga. Doon humanga yung Muslim. Kaya nangyari, ay nagkaroon ng, yun nga, nagmagandang resulta doon sa mission ni St. Francis na magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi pa rin, although nagkaroon ng ganun na kapayapaan na naging successful yung kanyang mission, ay hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin na merong hidwaan ang Kristiyano at Muslim, di ba? Kaya nagkaroon na nagpunta si Pope Francis, ginamit, tama-tama pa yung pangalan ni Pope Francis, no? Punta siya sa Iraq para kausapin, makipag
usap doon sa mga kapatid nating Muslim noong March 2021. Kaya nga, ang kanyang mensahe pa rin ay peace, gaya ng dala ni St. Francis. And patuloy na pakipag-dialogue sa mga kapatid nating Muslim. Kaya, dito sa kwentong ito, makita natin na yung time ng mga santo, gaya ni St. Francis, Mother Teresa, yung kanilang misyon ay talagang ipinaubaya nila kay Lord yung kanilang buhay, na kahit buhay na nilang kapalit ay hindi na alintana, no? Kundi masunod lamang yung makakabuti sa iba at masunod lamang yung gusto ng Diyos. So, sa atin mga kapatid ay ang ating misyon habang tayo nandito naman sa saan tayo, sa Japan o saan ka man, anong Paris, sa community, meron tayong malaking gampanin na binibigay ng Diyos sa atin. Na huwag tayong matakot, huwag tayong tumigil na gawin ang pinapagawa niya sa atin. So, today, God is reminding us na mag-focus tayo kay Lord, na siya lamang ang hingan natin ng ating mga pangailangan sa ating paglilingkod at tayo ay kanyang sasamahan. So, ito yung patuloy nating i-reflect. Magandang natutunan natin ngayong araw na ito na God called us na we need to step out of our faith. Yeah? Step out with our faith in God, na gawin natin ito para sa Kanya. So, ito yung ating pagnilayan at ito yung ating bigyang diin kung nagagawa ba natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. So, let's close this once again with a short prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Jesus, binigyan mo nga kami ng isang misyon, yung modelo na pinakita mo sa amin, na gampanin din namin yung paanyaya mo sa amin na ipahayag ang mabuting balita, ang iyong paghahari, ang iyong pag-ibig. Alam po namin na hindi mo kami iniiwanan dahil binibigyan mo kami ng kapangyarihan at otoridad na magamit itong mga regalong ito na magpagaling, magpalaya sa Masamang Espiritu at maibahagi ang iyong mabuting balita. At tulungan mo kami lagi, Panginoon, na ito'y magampan namin at matupad, at nawa ikaw ang aming papaglilingkuran, ikaw ang sentro ng aming paglilingkod at hindi ang aming sarili o ibang bagay. Lord, we thank you for this opportunity. Thank you for your love. Thank you sa pagtitiwala mo sa amin. Kami po'y tinawag mo dahil mahal mo kami. Thank you for loving us. Mama Mary, please continue to pray for us as we continue our mission, our journey. Mama Mary, please pray for us, pray for our families always. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming kailangan sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasamang Banal Espiritu Santo at lahat ng mga santo na naging matagumpay para magampanan ng misyon na inatang mo sa kanila. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God is good. God bless.